Pag-aani ng benepisyo ng BMP. Mahalagang anihin ang mais sa tamang gulang para sa magandang uri ng mga butil at upang maiwasan ang malabis na pagkasayang pagkatapos ng anihan. Nagiging magulang ang mais magmula 7 hanggang 8 linggo pagkatapos ng pagsusutla. Ang pagkakaroon ng itim o kulay kaping sapin o black layer sa parte ng butil ng mais kung saan ito ay nakakabit sa busil ay hudyat na tumigil na ang pagdaloy ng pagkain dito. Kapag ito'y nangyari, hindi na tataas ang timbang ng butil ng mais. Ang black layer ay unang mapapansin sa mga butil na nasa itaas na parte ng puso ng mais. Magulang na ang puso ng mais kung 75% ng butil sa gitnang bahagi nito ay mayroon ng black layer. Sa anyong panglabas, masasabing magulang na ang mais kung may paninilaw na ng mga dahon, panunuyo ng mga buntot, at paninigas o pangingintab ng butil ng mais. Kapag ganito, maaari nang anihin ang mais. Ang taglay na halumigmig ng butil ng mais ay karaniwang nasa 30% hanggang 35%. Upang maiwasan ang pagkasira ng mga butil kapag ito ay hihimayin na, ang halumigmig nito ay dapat nasa 18% hanggang 24% na lamang. Dahil dito, ang mais ay kadalasang iniiwan munang nakabilad sa bukid nang may 1 hanggang 2 linggo makaraan na ito'y mahinog bago ito anihin. Ang pamamaraang ito ay maaaring gawin kung maganda ang panahon at hindi magiging suliranin ang pagkabawas ng ani na sanhi ng mga daga, ibon o sakit. Ang mga hinimay na butil ng mais ay dapat tuyuin ng hanggang 14% o mas mababa pa para sa mas mainam na pag-iimbak nito. Ang tamang pagpapatuyo ng mais bago ito imbakin ay makatutulong sa pagpapababa ng mga nasasayang na butil sanhi nang wala sa panahong pagtubo, pagkakaroon ng amag at paglaganap ng mga insekto. Ang mga butil ng mais ay maaaring ibilad sa araw ng may 1 hanggang 3 araw depende sa halumigmig nito at sa kondisyon ng panahon. Pinakamahusay na paraan ng pamamahala. Anihin ang mais sa tamang panahon at siguraduhin tama ang halumigmig nito bago ito iimbak upang mabawasan ang mga nasasayang pagkatapos ng pag-ani. BMP, Best Management Practices, pinakamahusay na paraan ng pamamahala ng ating taniman.